Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang laban ng Pinoy, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So pagkatapos nga po ng bigating bakbakan sa pagitan ng former WBO Bantamweight World Champion General Casimero at ng former World Title Challenger Saul Sanchez sa linggo, ay gaganapin naman nga po ang bigating laban ng isa pa nating matibay na pambato na si Jerwin Asilo sa Lunes. Makakasagupa niya po ang Japanese superstar na si Tenshi Nasukawa sa undercard ng world title fight ng current WBC Bantamweight World Champion Junto Nakatani. Bakbakan po ito ng dalawang matibay na undefeated fighters dahil may napakalinis na record ang ating kababayan na 9 wins with 4 knockouts at walang talo, habang si Nasukawa naman ay may 4 wins with 2 knockouts at wala ding talo. Kaya naman isa po sa kanila ang mababaklas ang undefeated record. Pero syempre advantage na naman po ito para kay Tenshin, gawa nang si Asilo po ang dadayo sa baluarte ng Hapon sa bansang Japan para sa laban na ito. Isang malaking panalo po ito para kay Jerwin Asilo kung sakaling makuha niya ang tagumpay, dahil isang ganap na superstar talaga itong si Tenshi Nasukawa sa bansang Japan. Para po sa mga hindi nakakaalam ay bago pinasok ni Tenshi ng boxing, ay nagtala ito ng undefeated record sa kickboxing na 42 wins with 28 knockouts at walang talo. Subalit sa kasamaang palad nga po para kay Tenshin, ay mas nakilala ito sa buong mundo nang dahil sa umiyak siya matapos siyang talunin via first round knockout ni Floyd Mayweather Jr. mahigit 6 na taon na ang nakakalipas. Pero ganun pa man nga po ay hindi pa din po ito basta-bastang kalaban, dahil gumagawa na ito ngayon ng sarili niyang pangalan sa mundo ng boxing. Sa kabilang banda naman mga idol, ay ngayong linggo na din nga po gaganapin ang bigating undisputed title fight sa pagitan ng dalawang undefeated world champions ng light heavyweight division na sila WBA world champion Dimitri Bivol at ng unified WBC, WBO and IBF champion Arthur Bitterbiv. At bagamat nga po hirap na hirap ang mga fans magbigay ng prediction patungkol sa kung sino ang magtatagumpay sa dalawa, gawa ng nakikita nila na match talaga ang dalawang kampiyon, ay sinabi nga po ng former two-time super middleweight champion David Benavides na para sa kanya umano ay mananalo si Bivol sa bakbakan na ito. Paliwanag ni Benavides na maliwanag naman daw na mas malakas ang kamao ni Bitterbiv kaya may record itong 20 wins with 20 knockouts at walang talo. Subalit hindi nga daw natin maikakailan na isang napakagaling na technical fighter ni Bivol, kaya kumbinsido umano siya na tatalunin nito si Bitterbiv via decision. Pero ganun pa man ay sinabi din ni Benavides na bawal daw magkamali sa laban na ito si Bivol, dahil isang pagkakamali lang umano nito ay panigurado na makakatama ng solido si Bitterbiv. At dito daw malaki ang posibilidad na matalo si Bivol via knockout. Kapag nanalo po si Bivol dito, ay sinabi na po ng current unified super middleweight world champion Canelo Alvarez na muli siyang aakyat ng light heavyweight division para labanan at makipag-rematch kay Bivol upang agawin ang mga titulo nito. Dahil po dyan ay magiging komplikado na naman ang lahat para kay David Benavides. Kasi alam naman nating lahat na nag-aabang na si Benavides sa mananalo sa undisputed title fight ni Bivol at Bitterbiv. Kaya naman kung papasok sa eksena si Canelo, ay malaki ang tsansa na muling mawala kay Benavides ang pagkakataon na lumaban sa isang undisputed title fight. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.